Buhos-buhay. Buhos-buhay. Lalo na magpalaki. Yeah. Ah, kanya na. Ako nang kukuha. Gano'n yan? Sige. Mamaya ako nili-abot ha. Papak mo niya. Wala pang makulo sa amin eh. So broda na papa ano mo? Pa broda ng papa spray mo. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke Online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Noong una mo nalang yung mga malalayo. Huli, huli na lang siguro to. Okay. Bali, tumudere kahit na native type na yan at wala nang ano, hindi na sila mga wala sa moda ano. Pero dahil habol nila yung nauuna kasi silang bumunga eh. Yun. Direk. Magkakarga tayo, Direk. Yes, sir. Dahan-dahan tayo, huwag mo na mabagsak. Teka lang, Toy, ha? Dari. Direk, sa kabaya tayo. Ano ba? Ari po. Dito naman po. Okay. Yo. Baka matadyak ang tayo. Kakain ka ba sa ulit? Kakain ka ulit? Mamaya na ba? Wow, hamang nandito ba? Then, sa kabayo na tayo. May bababa? Oh, yan na. Dahan-dahan. Sambot, nang isang sasambot dyan. Totoy. Tingin sa camera. Dandahan bigla. Dali mo na dan. Dali mo na. Dandahan.
Direct, direct, direct. Dandahan, dandahan. Ayo, bigat ha. Dandahan, German. Ari Faisal. Kagagandang lalaki, takot. Tapos para sa magandang chicks yan. Hindi pwedeng habisan ng kakunti ay makukuha. Pagka ni lugi sa akyat saka ano. Pili pagka yung pinipili pala ang ano. Kaya dapat pagka ganyan kalaki, kailangan talaga mo. Tama. Kaya tago, mukha. Hey! Ayaw mo rin. Siyempre ito. Pumili tayo. Ayan. Ayan. Sir, tingin dito ah. Okay. Sir, smell ka rito. So, yan. This is one of the best variety. Okay. Rambutan San Pablo. Particular, Santa Elena. Diba? Try mo. Ito yung isang variety din na masarap. DRR. DRR. RR din siya, RR. Ano, sir? RR. RR. Tamis din. Kasi yung compare mo doon, direct. Yellow, orange. Kahit red-red na yun, masarap pa rin ito. Oo. Oh. Totoy ah. Kaya hindi pa rin sila totally maalis yan. Kailangan pa rin eh. Bakit yung iba talagang ayaw na nila nito? Tutoy, pa-harvest nito? Harvest mo natin to? Pang-closing natin. Maki-harvest ka doon para makita yung ano mo. Thank you. Salamat po. Sarap ng RR, no? RR. Ano yung sumunod, sir, sa RR? X3. X3. Pantay ang dalawang yan. Tapos yung sa X3. R5. R5. Then yung mga SR na. Ah, may bago pa ulit. Super red. Ayan oh, mga ano pa. Balhakan ba direct ang ano? Alin, sir? Ang pagkakahinog. Anong ibig sabihin nun? Balhakan, yung... Ayun bang ano, hindi sabay-sabay? Ah. Nagbago yung season talaga. Opo, gawa ng climate change natin. Dati-dati naman yun, yun eh. Isa, dalawang. Sabay-sabay. Nagsasabay-sabay na yan. Tama, ang mga kagayan itong mga bagong rumbutan na pinatanim ko pa eh. Oh, bagong-bago. Kumpara mo direct doon sa kataas-taas. Oo. Nak, din eh.
Oo, ang gaganda eh. Talaga, talagang aayaw na kapag gaganito oh. Tinatapon nila. Talang sa Maynila, direct ito yan oh. Diba? Kaya pa, direct? Oo, sir. Sabihin mo lang, i-stop tayo. Sige. Kaso sweet nga ito, ano? Oo. Diba? Oh, ining. Pinabaonan po ako nila ate. Ano pinabaon sa'yo? Yung RR o yung ano native? Ano to, sir? RR po. RR. RR. Kamuya, maliit. Dito tayo, direct dun eh. Sa area ng ito. Na di ba pinakita ko sa iyo yung comparison ng dalawa. Mm-hmm. Ito si X3 at saka yung mga sinaunang variety na nakaraan. Ito mo, ganda oh. Mm-hmm. Halos parang dahon eh. No? Parang dahon. Parang kanyang dahon niya. Ano oh, naman siya. Hindi ka mapapahiya. Oh, di ba may hindi mahirap yan akyatin? Kahit green, masarap. Oo, kahit green. Kahit green. Mm. Thank you po. Kung sa Manila ito, naka 200 na po kami. 200 pesos? 200 pieces. Halos nga berde-berde pa. Mamula-mula na yung nandoon. Native po yan? Native at saka paka. Pwede nang panguhanin ito sa susunod na linggo. Oh. Nagre-red na. Kapal pa niyan, direct? Mm-hmm. Ay, oh. Dami. Dami yung bunga yan. Mm-hmm. Green pa eh. Green. Green na green pa. Ito yung bamboo forest. Sa gitna tayo dadaan. Mabilis, director, ang ano, mabilis ang pera sa rambutan. Mm. Wala bang ano, nabuhay na dun sa inyong area? Na alin, sir? Na rambutan. Anong ibig mong sabihin, sir? May nagtanim na. Sa Rizal? Oo. May mga nag, ano, may mga tanim dun? Oo. May mga farms din? Oo. Parang ano, stream to. Stream. Buhay na buhay yung sa inyo doon, yung stream nyo? Mm-mm. Ang ganda. Pero hindi rin maganda yung tubig noon, sir, kasi galing sa Sampaloc. May populated yung Sampaloc. Ay di, ano, polluted. Polluted din yun. Maganda na tignan. Mm.
Dito tayo direct dumaan. Natatarikan ako dyan. Mm. Ito yung ornamental bamboo. Ornamental. Seedling nito, sir? Hindi. Seedling. Shortcut. Shortcut, shortcut, shortcut. Ito yung luya kanina. Ito luya kanina. Doon tayo sa kabilang side kanina. Oo. Mag-shortcut na tayo. Sorry, doon tayo. Mag-shortcut tayo, shortcut. Hindi ka papawis Mabilis ka rin bumapagod na direct. Hindi na kagayang dati. Ayun ang isang problema natin sa farm. Ah, ang bilis nga eh. Parang naubos agad yung energy. Hindi, tignan mo parang 4 years ago, 5 years ago. Malakas ka pa eh. Oo nga eh. Ayan. Yung direct, alam mo isang reason why pinapakyaw ko. Dati puro banyaga. Kasi kaya mo pa. Napapagod ako na. Kaya ikaw ko, ma, sad to say, hindi ko na kayang banyagain pa yung ilang pwesto. Pero kaya, ilang percent ang ginaba ng income mo? Almost ang nawala sa atin eh. Ano? Kalahati. Sa kalahati. Kasi nakuha ng mamamakyaw na eh. Oo. Ay at least naman, nakasave na yung health mo. Oo. Sabi ni doktor eh, hindi, nakagaya ng dati yung performance mo. Sige, diglain mo yan at baka mamaya tumiri ka doon. Kaya... At least, di ba? At least na in place mo na. Opo, before dumating yung ganitong age. Ayun na nga ang isang one. Na. Isang nailagay mo na sa pwesto, nakaposisyon na siya. Kaya ikaw kay Israel, eh... Halika, sumama ka na lagi sa akin at nang alam mo ang galawan. Kaya yung mamamakyaw. Kailangan yung, ano, eh, may mag, yung continuity. Sayang, sir. Sayang. Yung papabayaan. Sayang. Sayang. Kaya na, base mo na lang lagi ka ako, anak, huwag kang bababa ng 1,000 piso sa isang puno. Kung tumawad man sa iyo, sagaran-sagaran, at 500 piso, pumayag ka na. Pagod na eh. Pero pwedeng gawin ni Israel ulit ng banyaga. Kayang-kaya. Kabataan yun, eh. No? Kagaya nga ito, may mga visitor na siya. Kako, anak, umpisahan mo na. Uh-oh. Umpisahan mo na yan. O di, yan na siya. Pahipahinga lang si daddy. Kasi pag dito tayo dumaan, shortcut, kaya lang medyo angat. Pero pag doon tayo dumaan sa dulo, banayad. Banayad na banayad. Pati yung coconut mo, sir, marami ka pang na-harvest dito, no? Marami po. Kasi halos bata pa naman yan, eh. Ilan taon na to? More or less, mga nasa 15 to 20 years na ang iba niyan. Every, ano yan, katapusan. Kasi binubuko. Mm-mm. 21 days. Let's go. Umiyan na. Let's go. Kaya ang isa pala magsasaka direct eh, ano eh, pag nag-50 na, dapat ay talagang malusog pa rin. Oo. Kaso nung kabataan natin, hindi mo iniisip. Hindi sir, hindi ko iniisip yun. Iniisip yun. Ay, yung lusong na yan, dahilig na dahilig na yan. Naku, hindi la 10 beses magpabalik-balik. Ngayon na iba. Silipin natin yung manok ni Israel. Ah, sige, sir. Direct dito tayo. Pasukin ulit natin itong medyo
may ano. May mga tanim na luya rin. Opo. Problema ko pa rin dito, Direk. Sawa. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Ilan na ang pinaina namin dito, pero nakatakas pa rin siya. Nakuha niya lang yung ano. Nakuha lang niya yung pain. Oo. Oh. Malalaki. Hanggang gahita. Hanggang gabinti. Yung wasakin niya yung ano eh. Binasak niya yung lambat. Kaya niya. Pero ito, hindi na siya makapasok. Kasi bakal na siya. Bakal na to. Oo. Gaganda. So Israel, i-explain mo yung livestock ng chicken mo. Okay, so dito po meron po akong tatlong breeds na inalagaan. Ito po yung Brahma chicken, American silky, at White Sultan chicken. Yan. Asan dyan yung Brahma? So ang Brahma po natin, ito po yung mga may balahibo po sa paa pero wala pong buhok sa ulo. Yan. Yan po yung tumitimbang po ng mga 3 to 5 kilos per head and tumataas po ng almost 3 feet. Yan. Yung isa, yung... At yun naman pong ating American silky. Buksan ko lang po. Yan, yung mga tinatawag po natin American silky, yung pong brown. Yung brown. Yung brown and yung mga white na may balahibo po sa ulo tulad po noon. Mm. Yan po yung American silky. Yan, American silky. Yan. Yes po. Okay. So, dito sa Pilipinas, meron po tayong dalawang breed po ng silky. Ito po yung Chinese silky and American silky. Yung Chinese silky po, ayun po yung ating ano, pang meat purpose. And yung American silky po, yun po yung pang pet. Type, yan, our purpose. So yun, so kung yung sultan, yung sultan chicken naman po, ito, tulad po nito, yan, medyo malapit po ang itsura nila sa mga silky. So pinagkaiba lang po nila yung balahibo. So, may kung, ano sa paa? Opo, may balahibo din po sa paa. Yan. Ang pinagkaiba po ng feathers nila compare po sa silky, ang silky po natin, ang feathers po nila ay parang balahibo po ng aso. Mm-hmm. Yan, or pusa. Ito naman po, parang balahibo po ng ano, ordinary feathers lang po. Mm-hmm. Yan. So, yung gantong breed po ay napaka-rare po sa Pilipinas. At ang presyo po nito ay umabot po ng 15 to 30,000 per head. So yan, madami na po nagpapareserve ng ganyang breed sa akin. At ang sisyo naman po niya ay 5,000 per head po sa 1 month old. Wow. Ganun din po sa Brahma. Pumapatak po yan ng 8 to 15,000 per head. Sa breeder. So kung i-compare po natin ulit sila sa native chicken ng Pilipinas at sa mga ganitong heritage, mas masalan po ito sa native chicken. Malaki po ang ano dito, ang opportunity, dahil kung meron po kayong 6 na hen or 8 hens, pwede po kayong kumita ng 45,000 to 50,000 weekly. Wow! Yes. Wow! As, kasi you sell it as a ano, pet. Yes pet. Po. Okay. So, ang kung meron po akong, kung nakapag-produce po ako ng 30 heads per week, and nai-event ako bagot sila within 1 month, so 1.5 per head, so magkano na po yun? Kung meron po kayong 30 heads, 45. Minsan lumalagpas pa po doon. Weekly po yun. Wow. Yan. Ganun po kataas ang kanyang. At ito lang, no? Ganito lang po kalaki. High value talaga. Yes. Basta't gagalingan lang po ang inyong ano, marketing. So, pag po may ganito, ang advice ko po, maging active po tayo sa ano, social media. Mm-hmm. Kasi 60 to 70% po ng ating ano, sales doon po manggagaling. Social media. Social media. Okay. So, ang mga nagiging buyer ko po dito, mga collector din po. May dalawang klase po ako ng buyer. May mga nagko-collect and yung iba, bumibili po sila for business din po. Magbe-breed din. Magbe-breed din po. Bawing-bawi mo na po kunan mo rito. Bawing-bawi po.
Kaya po, kailangan kung mag-aalaga po ang inyong pong kulungan, kalinisan, then yung dapat ano po ng vitamins, suportado ng vitamins dahil ito po ay malayo-malayo po sa ating native na medyo may pagkaselan, kaya dapat ma-provide po natin yung mga kailangan nila. Balik natin, baka mawala. Sige po. Maamo, no? Yes, for ano po kasi talaga sila, for pet, napakaamo po. Minsan po, pag po ano, may mga visitors, inaalpasan ko, lalo pag gutom, inaalpasan ko po sila, silang lahat. Meron pang isa. Ay, meron pang. Balahin dun sa paano. Okay. Pasok. So yan, karamihan po ng mga ano, naging client ko po, ng mga nagba-backyard, mga nakabili na po ng sariling ano nila, mga pangangailangan, lupa, dahil po sa pag-aalaga lang ng ganito. Talaga? Opo. Yan. Ayaw mo paramihin pa? Actually, pilit ko nga pong pinaparami. Kaso nabibili? Kaso pag po may mga bilang nag-walk in, then galing pang malalayo, halimbawa po from Pampanga, Nueva Ecija, eh hindi po ako makatanggi. Kaya kahit po minsan yung po aking breeder, na-event ako na rin po. Yan. So, et, ayun po nandito, lahat po yan, naka-reserve na po yung lahat. Yan. So, yan, ngayon, panahon na naman, kinakalamakuhan na namin ulit yung buto ni X-Tray. Tapos sa ulit namin pang-rootstock. Then kuha na kay RR or R5, sama ulit namin siya para meron na ulit panibago. Mm-hmm. Yun, ganun na lang umiikot yung ano, system namin dito. Kung gusto yung makukuha ng legit na seedlings, opo. Dito lang po. Mm-hmm. Marami okay. Kasing mga fake eh. Ang dami kasi kung ano yung mga ini-introduce, lalo na yung mga namimili na wala no, naka-tricycle, yung naka-ano, basta lang dadampot yung mga yun. Uh-huh. Tapos, hindi naman alam yung ano bang variety ito. Masabi lang nilang ganun. Mm-hmm. So, yan, dapat. Kung magtatanim kayo, see to it na yung kinuha na ninyo ay kilala. Kilala, reputable. Please, oo, may tanong man kayo, mm-hmm. Pwede kayo magtanong. Yun, ganun ang ginawa na lang namin. Mm-mm. Sige, sir. Sige po. Makakain ulit tayo ng rambutan. Hihi lang naman ang katapat. Pag nakaano, jijingle. Ayan na siya. Tapos pwede na naman. Pwede na ulit. So, isang ito, maganda itong isang ito. Na ang age nito ay more or less nasa sa ano na ito. 8 months to 1 year and 6 months. 1 year, 8 months. Malaking bagay na kapag ka, kasi may technology na rin yung inyong mga rambutan na tinatanim. Pero huwag mawawala yung ating native. Kasi kapag ka inalis mo yung native at puro na lang tayo hybrid ng hybrid, ano siya eh, mahina siya sa peste. Pagka kinapitan siya ng peste, madali siyang nagkakasakit. Kaya ako, sa ganang akin, I stay pa rin with the breed na, or variety, na yung tinatawag na karayo. Yung karayo is a native type of variety ng rambutan na matagal ng panahon. Maasim yun, pero hindi dapat na mawala yun. Kasi kapag inalis natin yung natural, yung resistensya niya sa sakit, nandoon pa rin. Pero pag inalis mo siya, puro hybrid ka na, madaling magkasakit ang iyong mga rambutan. Yun lang naman yun, no? Nakita namin direct na kahalagahan ng pagpapahalaga mo doon sa mga native. Huwag mong aalisin yun. Kahit pa paano, isama mo pa rin. Kahit ito, dalawa na ito, bipod na siya. Ito, single. Dugsungan mo siya. Kung meron kang variety nung old variety, isa at least man lang ilagay mo yung ano, isang
isang pinaka magiging paa niya para patibay sa bagyo at saka sa malakas ang paglaki at ang sustansya ay mas madami. Yun lang naman ang kaibahan nila. Sir, ko lang ng isang picture. Apo. Sir. Smile, sir. Tapos tingin po sa akin. Okay. Yan. Artista na naman. Artista na naman. So, yan. Okay. Kain na ulit tayo. Para bagod na si Derek eh. Okay lang po. Pero maganda naman yan. Nababurn na no, Derek? Nababurn. Pero huwag naman sobra. Oo. Mukha po putol, oh. Putol ng putol. Putol ng putol. Kaya malaki, madaming iano siya. Daming ibubunga. Ayan, oh. Yung bagong branches, bago. Nagbubunga na madami. Kaya yung mga matatanda na, dikit pa rin direct. Dikit. Old variety. Hindi naman natin masasayangin pa rin yan. Kahit nagagalit sa akin ang inay noon, huwag mong putulin yung mga sinauna. Rambutan orchard. 4 years, eto na direct. Oh, di ba? Ito yung 4 years. Oh, 4 years. Yung ganda. Kabila is 3 years. Oh, ganda, di ba? So, yung proper distancing, huwag kalilimutan. So, over-excitement, dinamihan ng tanim, adidikit-dikit. Pagod na si Derek? Ay, ako na naman yung ano, pag nakita kita, ayos na ulit. Ha? Malakas na ulit kami ni Derek. Kaya mong bless mo na. Kayo ang aming lakas ay. Puro ang gagamitin ay di ang iyong gift. Kung wala ka namang gift, wala ba sinubanta kang walang gift, lahat naman meron. Mag-ano ka na. I-maximize mo pa rin yung potential ng iyong bukid. Kung wala ka pa rin bukid, aba, ay di saan pupunta niyan? Magiging empleyado ka. Yes. Hindi naman. Kahit mo wala kang bukid, pwede ka namang magbukid. Hindi. Pwede ka namang magtanim. Hindi ko sabihin, eh di meron eh. Andiyan dyan na yan eh. Hindi mo naman po pwedeng pabayaan. Iwanan mo na lang nagubatin. Lalo na kung ang niyog. Pag yan pinabayaan mong ginubat ang ilalim, sinong pupuntang mga ngawit o mga ngakyat? Hindi sana. Pagka ibinaba mo yung buk o yung niyog, siyempre, magtatalsikan yan. Tatabasan mo pa rin yan. Pag masukal, hindi ka pupunta. Pag masukal, hindi ka pupuntahan ng mga ngawit mo. Hindi siya. Hindi siya. Bakit? Bakit? Pero siyempre, nakakatakot. Naliliwagan sila. Ikaw ba naman yung maghahanap ka na maghahanap ng niyog na sa sukalan? Kaya may katuwiran na sasabihin nilang pabayaan na lang natin yung bukid. Lalo, niyog lang naman nakatanim eh. Pabayaan na lang natin. Aba, hindi. Kahit niyog-niyog pa rin yan. Tatabas mo pa rin. Tatabas mo pa rin yan. Palilinis mo pa rin yan. Ngayon, pag pinatabas mo na, kagaya na yan, meron namang ilang piraso ka na nakatanim na rambutan. Kumudirect na sa nakita natin doon. Puro may ano. Sayang naman na ano. Bababakante yung space, yung lugar. Lagyan mo siya. Lagyan mo pa rin siya ng ano. Naka-integrate. Gusto mo ba? Are pa, totoo yan. May embutido pa rin. Ang chicken pa ining. Ikaw, Bob. Naku, ang hinang kumain ng ating baby. Ayaw mo. Hindi ko kasi hindi ko inaalatan niyo masyado at kami ni Daddy ay ano na. Nagiligtag ako sa pag-iing. Hindi na kami nag-ano ng masyadong mataas ang timpla. Pero masarap pa rin, sir. May lasa pa rin. Ang dami ko na nakain, nalambutan. Ako rin. Habang kami ni sister, nagkakwento, ay gumuya na ako lang gumuya.
ako din. Sir, yung kanin pa? Nahapiyawan ko yung isang latest ano niyo doc deck, direk yung baka sa club ng ano. Baka sa club ng pandan. Pandan. Yung nakabalanggot na parang ganun. Yun yung pinakahuling yung panood ko. Permaculture. Ah, si permaculture. Permaculture. Yun. Hindi ko pa natatapos siya eh. Andun pa lang ako sa may bukana. Kain na rin tita Tess. Sambang lugar yung kanya? Tayabas. Tayabas, Quezon. Maliit yung farm niya. Parang 3 hectares. Mabuti nga yun, kaya mong maintain. Malaki na rin. Saka bata pa siya. Malaki na rin. Pero yung style nga niya, permaculture nga, so permaculture, ah okay, bawal mag ano, magtabas ng okay, sobrang tabas, mag-allocate okay, siya ng area na hindi ginagalaw para sa wild, para sa snake, ganyan. Mm-hmm. Parang you equally exist with the nature, yun yung principle niya. Parang hindi ka nagpa-farming, parang ganun na rin yung ginagawa namin dito direct eh, halos may mga ahas pa rin tayo. May mga sawa pa rin tayo. Oh, may sawa. Kasama sa ecosystem. Mawawala. Ano. Mm-hmm. Hindi mawawala. Kasi kailangan sila eh. Dadaming daga pag walang sawa. Walang snake. May balance eh. Mm-hmm. Yeah, ako pero huwag lang malalapit sa bahay. By direct. Huwag mo sabihin ano. Ako yung nagapangan na ng ahas din sa may kusina ko. Sinlaki ng tambo. Ang itim na itim. Grabe. Ahas na yung rat snake siguro. Yung pinaka ano lang sa ano, sa yung rat snake. Nakakamatay. Nanguhuli ng, nanguhuli ng, okay. Nanguhuli siya ng daga. Okay. Dumaan sa aking ano, may paa, naguhugas ako ng pinggan. Ay, hindi na lang ako gumalaw. Hindi naman ang ano siya eh. Hindi naman siya nang hindi naman siya na pero kinilabutan ako after mag-confirm na nila na aalis na yun ng 20 naman na ano gusto mag-add ba ng ilang araw additional 2 days 2 days so uwi ka ng 25 kasi Juliana 26 ang schedule share na silang bahala sila nang mauna na tayo 1920. Mauna tayo. Mauna 18. Tayo ng 17 birthday. 18 na. Tapos ay, na birthday, birthday niya. Ay, birthday ko pala. Charot. Depende. Nakalimutan na. Basta tapos na yung birthday niya, okay na. Nakalimutan na. 18. Lipad na tayo ng 18. 21 what? Tayo makikipag. Yung coconut lang natin. Ah, okay. Tapos may timpla na yan ang ano. Sibuyas, bawang at saka may kaunting sili. Yan pa yung coconut, sir? Mm-mm. Kahit hindi match. Hindi, madidelay yung birthday niya. Ha? Direk, hindi mo yung birthday ko? Madidelay yung celebration mo kasi nga nasa travel. May grabe naman niya. Saan ba ang takbo niya? Malayo? Hindi, gusto niya sa Cebu eh. Oh, sabi ko, dapat maaga yung booking para mura yung ano flight. Ang mahal na kasi pag ngayon ka bibili. Oo, kaya nga sabi doon, ko sa iyo, September na. Actually, okay lang naman. Gano'n tayo? Straight. Interview tayo kay sir. Sir, gawa lang tayo ng ano ng... Pero hindi na tayo lalayo yung pwedeng gawin lang dito. Mm-hmm. Interview lang muna tayo, sir, ng practical orchard management. Okay. Sige. Ng, ano, ng rambutan. Yan lang. Mm-hmm. So, lahat ng gusto mong bag. Points. Features, ha? Ikwento mo lang lahat. Tapos after noon, ng interview natin, lahat ng kwento mo, babalikan natin, gagawin natin. Mm-hmm. Gruesome ko. Hindi nga talaga. Parang gawin na lang natin. Alam doon mo, na lang kaya ako mag-ano. Management. Merong 5 major management sa orchard. Number 1. Ganun. Number 2. Ganun. 3, 4, 5. Sa mga natin na yun?
Ade, or management na ng orchard, sir. Ano yung fruiting, yung ano na. Ito nang malaki na. Malaki na siya. At least 3 years okay. and above. Mm-hmm. Kasi kung ano, kung establishing a orchard, magtatanim pa tayo ng seedling. Ade, yan na yan, sa ganyang stage na. Ito na lang mga management ng ganito, mm-hmm. just to, ano, to make sure na bumunga, na maganda, paano magpabunga, paano i-manage after bumunga, mga ganyan. Or paano yung fertilization, watering, cleanliness ng orchard, mga ganun. Okay. Ano ba sir naiisip mo? Hindi, simula ka ganyan, bumunga na siya. So after nyan, mag-harvest tayo. After nung mag-harvest, ano yung kasunod mong gagawin diyan? Yung ano susunod mong management diyan? So, ang susunod mo na ngayon diyan, magpuprune ka. Pruning. Then after pruning, maglagay ka ngayon ng fertilizer. Okay, pwede ka pa rin gumamit ng organic or synthetic or any kind of raw materials para lang mapabalik muli yung mga nawalang mga nutrients. Nung nagbunga. Nung bumunga siya. Okay. Then, yun na ang kasunod nun, i-leave mo na ulit siya ng ilang panahon and then hintay mo na ulit na siya ay ano, bubunga. Kung kinakailangan mag-insecticide ka, mag-insecticide ka. Kung makikita mong merong mga may mga dumadapo ng mga peste. Pero kadalasan kapag ganyang nakapamunga na, wala na halos yung gagawin ka. Kaya napakadaling i-maintain ang rambutan eh sa lahat ng orchard na prutas na aking nakita dahil ito yung aking na-experience. Ay di after noon, hihintayin mo na siya na bumulaklak. Sa pagbulaklak naman ngayon, ititingnan mo ngayon siya, aba medyo na bumubulaklak na, hanap-hanap ka, baka mamaya mayroong mga yung para bang mga army worm. Kasi matamis kasi yung ano yun eh, yung dulo niyan. Tapos dun sa dulo niyan makikita mo kinakain ng uod. Kakainin ng uod. Yun, pag nakita mong may uod na yun, dun ka ngayon magdidesisyon. Ano ba ito? I-insecticide mo or not? Kung kaya pa namang ipick ng iyong by merely manual, edi sige. Tanggalin mo kasi kung maaagapan mo kaagad, makikita mo naman kasi kagad kapag ganung meron ng mga army worm, ano siya eh, yung mga dulo niyan, bakit parang may nanlalaglag, may makikita ka sa ilalim. Doon pa lang makikita mo na yung nanlaglag na yun, pag tiningala mo, may mga uod nang nangangain. Adi kung mapapakyat mo, agapan mo kagad doon sa isang puno pa lamang, maunahan mo na kaagad sila. And then, kung mara, itrim mo siya. Matitrim mo siya, titrim mo siya ulit. Huwag ka namang hinayang na yung area yun na ano, at least natanggal mo. So start tayo sir sa ano siguro, sa mag-start tayo doon sa yung puno na ready to flower ba? Or kasi wala na tayong makikita ang flower at this point. Mag-start na tayo doon sa management ng bunga. Sa bunga. Ng management ng bunga. Ang time to start. Tapos, so, from bunga na siya to green, to magre-red, ano yung mga management doon to make it sure na ano na maganda yung bunga. Tapos, ano yung quality? Ano yung basehan ng magandang quality? Ano yung bunga na may manifestation ng disease. Ayan. Tapos, paano yan i-control? Tapos, ano yung mga signs na pwede nang mag-harvest? Ano yung mga hinahanap ng market na itsura? Ganyan. And then, kailangan bang mag-harvest ng before mag-overripe? Why? Or why not? Tapos, pag okay na lahat yun, mag-show lang tayo ng konting harvest. And then, mag-start na tayo. Dudugtunan natin yung sinasabi ni sir na ano naman ang management after ng ano ng harvest to make the tree
ano healthy. Mm-hmm. Yan. Asante lang yun yung konting pruning. Pakita tayo ng konting pruning. Pakita tayo ng yung paglilinis siguro yung tree. Pakita tayo ng pag-fertilize, whatever material. I think that's it. Yun lang. Yun lang. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mamalengke Online sa onlinepalengke.com, your original, trustworthy online palengke. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.